Hi guys, good afternoon. And for today's video, papakita ko muna sa inyo yung aking mga ginagawang bonsai. So, it's a bonsai field. Ayan, linis ko yan kanina yung mga dahon ng fortune plant na yan. Kasi pinabayaan ko rin. Ito pa, isa sa aking pinabayaan. Kaya, ang ginawa ko this day ay naglilinis. At saka, ito ay money tree. Ang hirap pala talaga mag-bonsai, guys. It takes time. So, hindi ko alam kung kailan ito mabubonsai, kaya kasi ayan ang haba ng kanyang mga branches. Actually, happy na rin po ako kasi nabuhay po siya. So, alagaan ko na lang to until darating ang time na pwede ko na talaga itong ibonsai. So, parang natawa lang ako sa aking sarili pag once nakikita ko yung ating mga kaibigan na mga bonsai expert. Yung akin, ewan ko lang. Hindi ito pa bonsai, guys. Papunong kahoy ito na pataas. So, ayan. Direkta lang kasi itong binigay sa uncle ko. Sabi niya sa akin, ayan, itanim mo. For sure, mabubuhay yan kasi malaki yung mga branches niya. So, ayan. Nabubuhay naman talaga. Pero pag once ito, puputulin ko itong puno na to para kumbaga magkaroon ng another branches, baby branches, siguro mapatay lang ito, mamatay. Kaya, hindi muna this time kasi hindi pa totally stable yung kanyang puno, even though nakikita po natin na ano na siya, kumbaga going to stable na kasi, ayan, kung makikita nyo, maganda po yung kanyang tubo kasi makikita po yan sa kanyang mga dahon. So, ayan guys, pero hindi ko alam kung kailan ito mabubonsai kasi basta, akala ko pag once na itanim lang sa maliit na pot, tapos kunti lang lupa, bonsai na ang result, pero hindi pala. So, ayan. It's okay na rin to para sa akin kasi nabuhay sila. So, hayaan ko na lang ang panahon na ang bahala para maging bonsai ang punong ito. Ito po ay isang money tree. So, ayan. Kung nasundan nyo po yung aking pagtatanim ito before, nabidyohan ko po to, guys. At ito na po ang nagiging result. Hindi po siya bonsai. Bonsai field po ang nagiging result. Well, anyway, pero happy na rin po ako kasi nabuhay po sila. Ang hirap pala talaga mag-bonsai. And, yun na yun. Ito pa yun, guys, ang poinsett yan natin. So, gagawin ko sana itong bonsai. Pero, ayan, siguro napakahaba yung kanyang branch na itinanim ko. Ito pa. Actually, nagtanim din po ako ng maliit na branches. Pero, namatay po. Itong mga mahaba ay nabuhay. So, ayan, kanina, pinutulan ko po yung kanyang buhay na branches. So, ayan na. Medyo lumiit na. At saka isa pa ito, siguro puputulan ko pa to, pero hindi ako sure, baka mamatay. Ayaw ko mamatay, hindi na baling magtaas ang to, basta hindi lang sila mamatay. So hintayin ko pa rin na, hintayin ko ang panahon, tamang panahon para magiging, matatawag ko silang bonsai. So ito yung aking mga nagawa this time. Naglilinis po ako ng mga dahon, ng mga halaman, guys, na pinabayaan ko. Isa pa ito, guys, so ayan. Ito po ay isang hanging plant. Kalimutan ko tuloy ang pangalan. Kahit napabayaan ko yan, pero mataba siya. Mataba. Apat po to sila at ito lang po ang aking papakita kasi yung iba mahaba, guys. At ayan. Sobra po akong na-amaze dito sa dahon kasi parang asarap kainin. Parang litos lang siya. Parang napaka-crispy. So, hanggang dito na lang, guys. Until next time. Thank you so much for watching. So, napaka-short lang po ang video na to kasi busy po tayo this day. And that's all for today. God bless and mabuhay.